Sumiklab ang sunog na tumupok sa 50 bahay sa Barangay Kulyat sa Quezon City. Live wire sa isang bahay ang hinihinalang pinagmula ng apoy. Nakatutok si Mai Bermudez. Mabilis na kumalat ang apoy na bumulaga sa mga Tagaluzon Avenue, Barangay Kulyat, Quezon City kagabi. Tatlong araw bago ang taong 2021, hindi fireworks kundi sunog ang nagpaliwanag sa lugar. Pila mga sasakyan ng bumbero sa isang bahagi ng Luzon Avenue. Sa laki ng apoy, hindi magkanda-ugaga ang mga residente sa paglikas at pagkuha ng mga gamit na maaari pa nilang maisalba. Kailangang magmadali lalo't gawa sa light materials sa mga bahay. Nagkaroon ng spark. Ay ngayon umuulan. Ngayon lumiyab yung live wire, para sa live wire. Doon nagsimula po yung, ano, yung sunog. Oh, live wire po sa kuryente. Ngayon hindi mataas kayo sa bubong. Hindi po namin maabot na mabuhusan ng tubig. At saka hindi man makakat ng wire, ng cutter, kasi mataas at saka may ground na po. Umabot sa 5 alarma ang sunog na tumupok sa 50 bahay. Ang mag-asawang Nards at Perhaisa, hindi lang ang bahay ang natupok, pati tindahan na nagsisilbi pa namang kabuhayan. Buti na lang na isalba pa ang kanilang ref at ilang paninda. Hindi po ako alis dito kasi may natira pa naman po konti. Kaya nga po, kahit konti man lang po sa ano, pagdating po ng Pasko, may lahatag kami po sa lamisa namin. Eh ngayon po wala na po eh, kasi tupok na po lahat ng pinalaman na po ng apoy, lahat ang kagamitan namin. Ang residenteng si June, problema rin kung paano sasalubungin ang bagong taon. Yan nga eh, yung problema nga ng bagong taon, wala kami matulugan, wala ang pan. Sana kung matulungan kami na kahit papaano, kahit mali konting bagay lang, tatanggapin namin. Sa inisyal na investigasyon, nagsimula ang apoy sa live wire sa isang bahay na 2 palapag. Alam niyo naman dito pag ganitong mga ano, maraming mga illegal na koneksyon, di ba? Ayon sa BFP Quezon City, nasa 75,000 pisong halaga ng mga ari-arian ang nasunog. Sabi ko, hala, grabe naman tong taon, ang daming nangyayari. Instead na we should be celebrating Christmas, merong COVID, so that's why we're not able to celebrate with our circle of friends, with our family. And now, magwi-wait tayo ng how many days na lang to celebrate New Year. And it seems pa din, may sunog na naman nagganap and most of us were just affected. So parang masakit isipin. 9:57 ng gabi nang ideklarang fire under control ang sunog at matapos ang ilang minuto, tuluyan rin itong naging fire out. Wala namang naiulat na nasaktan o nasugatan sa insidente. Mag-ingat po tayo, lagi po natin pa-check sa mga ating mga master electrician o electrical engineer, yung mga linya po ng kuryente, at iwasan na po natin yung pagkakabit ng mga illegal connection po. Mai Bermudez, Nakatutok, 24 Oras.